Ito, Idol, na-ere po siya noong March 1. Dito po sa Wanted sa Radyo, and ang YouTube title po nito, si Pastor at si Teacher nagyugyugan daw sa church? Oh, yes. Meron po tayo. Ito po. Sige, meron po tayong flashback video. Panoorin po natin. Pinagbibintangan kayo ni Jade na kabit daw kayo ng kanyang mister. Opo, sir. Baka naman, ma'am, meron silang ebidensya. Yun lang po, ginawa nilang video ng anak po niya, sir. Ano po yung tungkol sa anak niya? Nakita daw po na kami ng anak niya na nagtatalik dun sa loob ng kids room po, sir. Ano yung nakita mo? Pwede ba mas maganda, mas manggaling sa iyo, eksakto? Pumatong po yung babae kay daddy. Bumatong ang babae kay daddy? Papa, pumatong daw yung babae, tapos nagkumot daw silang dalawa nang nakapatong yung babae. Tapos po, nakita daw po niyang nagyuyugyugan. Ma'am Elaine, ipapa lie detector test po namin kayo. Okay sa inyo? Opo, sir. Nakita po kayo na sa loob ng chapel, dito po ka, Ma'am Elaine. Hindi po totoo yun, sir. Bakit po magsisinungaling po yung anak nyo? Hindi ko po alam kung anong kanilang intention, sir. Kayo ba, sir, willing din magpa-lie detector test, Pastor? Yes, sir. Okay, good. Okay, at andito na po yung lie detector test result galing sa Truth Verifier. Ayan. Ito po yung makabagong lie detector test machine. Mas makabago po ito kaysa sa ginagamit ng ating PNP ngayon at ng NBI. Okay, mas high-tech po ito. At kung matatandaan ko yung binanggit sa atin ng Truth Verifier technician, meron na tanong doon na hindi ka sasagot verbally kung ikaw yung nakasalang. You only have to answer it to your mind at kayang basahin yon ng machine. Ganun ka high-tech. Okay? Now, dito na natin ito. Mm-hmm. Truth Verifier. Okay. Ready na ba? Si Elaine. Si Elaine ay isa pong teacher at siya yung pinagbibintangan na kabit ni Pastor at nakita raw ng anak ni Pastor na nakapatong. Nakapatong si Pastor di umano sa kanya. Okay. Na dinidinay naman niya. Okay. Ma'am Elaine? Hello po, sir. Magandang hapon. At ready na rin ba si Mrs. ni Pastor, si Ma'am Jade? Ma'am Jade? Magandang hapon po, Ma'am Jade. Mrs. ni Pastor, Mrs. Edna Lagim. Hello po. Ready na po kayo sa result? Apo. Okay, thank kasi sila po ang dalawa ay nag-undergo ng polygraph test maliban po kay Pastor. Si Pastor po umayaw. Bakit umayaw si Pastor? Ngayon po pinatayan na rin po tayo ng phone, sir. Okay, bakit umayaw si Pastor? Ma'am Jade, bakit umayaw si Pastor na sumalang sa lie detector test? Nung una pumayag po siya, later on umayaw na po, Ma'am Jade? Hindi ko po alam. Last po na nag-ausap kami nung bago po ako pumunta dyan. Gabi, bago po ako pumunta dyan. Okay, sige, sandali lang. Baka ito si Kay. Bakit daw umayaw si Pastor nung una pumayag siya? Last... Sir, ayaw daw po ni Pastor. Si Ma'am Elaine, tsaka daw si ano na lang, si Jade na lang daw po yung lie detector. Okay, pumayag siya silang dalawa mag-lie detector. Okay, konting katanungan muna bago sa result. Ano po? Ma'am Elaine, para ma-refresh yung memory namin, may sinasabi po yung anak po ni Ma'am Jade, itong alias Neneng, 9 years old, na nakita kayo magkapatong ni Pastor. Pakipaliwanag po yun. Na dininay nyo naman po sa amin. Bakit po nasabi ng bata yun? Hindi po totoo yan, sir, kasi ang nangyari po nung kasing yun, sir, ay may mga activities po sa simbahan at marami po kami na natutulog dun sa kids room, sir. Bali, tatlo lang naman po yung pagpipilian na pwede pagtulogan dun, sir. Yung sa church mismo, dun po natulog yung mga youth boy. Yung dun po sa talagang kwarto ng pastor namin, dun po natulog yung isang pastor na binata po, sir. Tapos yung kids room po, yan po yung available para po sa amin. Meron po kami isang kasamang youth na girl. Siya po yung drummer. Siya po yung sinasabi ko, sir, na witness ko po. Dahil siya po yung pinakahuling natin. Okay, sige. Sandali po. Carol, halika rito. Carol, okay. Tapos? Tapos po yung tatlong bata, sir, na anak ni JD at saka ni Pastor po. Okay. Tapos ako po. Tapos si Pastor at saka yung anak ko rin po. Okay, yung sige. So in other words,
nung sinasabi nung bata na magkapato kayo ng pastor, may mga tao nandoon, may testigo. Binanggit nyo sa amin ito noon, di ba? No? Apo, sir. Okay. Papunta nyo dito mga staff, Sherry. Okay. Pwede ho namin tawagan yon para makuraborate yung inyong statement. Carol, ikaw may hawak ng kaso nito? Yes, sir. Okay. Tinawagan nyo ba yung mga binanggit ni teacher na nandoon at that time na pinagbibintangan sir, siyang actually, kapatong? Sir, actually, patupusin muna ako. Nakapatong sila ni pastor. Tinawagan okay. nyo ba yung mga taong yon? Para... Sir, yung testigo pong binigyan niya na number that time na naka-ere po ay naka-off. Okay. Sinabihan din po siya ni Klein na nakapatay. Kaya hindi po talaga natin matawagan yung testigo. Okay. Laban doon sa kabila. Okay. Ma'am Elaine. Po, sir. Meron pa ba kaming pwedeng tawagan ng ibang numero para doon sa testigo ninyo? Yung sabi niyo nandun at that time na pinagbibintang kayo nakapatong, magkapatong ng pastor. Baka po siyang matawagan ngayon, sir. Kasi wala po siya doon sa bahay nila ngayon. Okay, wala Carol. Carol, tawagan niyo ulit. One more time. Okay. Dapat tinatawagan niyo tuloy-tuloy, continuous. Don't wait for me to tell you. Sometimes, you do it without me telling you guys. Pwede naman yun eh, di ba? Hindi naman lahat ng oras kailangan ko diktahan, kailangan ko punasan yung inyong wet po araw-araw. Eh, hindi naman pwede. Dapat kayo rin matututo na maglinis ng sarili nyo. Oh man, sumasakit ng ulo ko. Okay. Now, Ma'am Elaine, ano po sa palagay niyo yung result nitong DNA test? Nandun naman po ako sa positive test. Umasa po ako sa lie detector test. Umasa ka na positive. Bakit po? May testigo po yung 9 years old. Kasi po naniniwala po ako na mas kilala ko naman po ang sarili ko kaysa po sa kanila. Mas kilala mo yung sarili mo. Bakit bakit parang nakangiti po kayo, ma'am? Po? Bakit parang nakangiti kayo? Nakangiti ka? Confident? Yan ba smile of confidence? Ang tawag dyan? Opo. Okay. Sige. Ngayon naman, kausapin natin, of course, si Ma'am Jade. Ma'am Jade! Hello po. Ano sa palagay nyo ang resulta po nitong DNA test result yung dalawa? Ako po ay umaasa na makikita ko ano yung totoo talaga dito. Siyempre po, ako confident din ako sa sinabi ng anak ko. Okay. Gaano kayo ka-close ng anak nyo, madam? Si Shek. Opo. So, yan po ba yung nag-iisang anak nyo? Po. Yan po ba yung nag-iisang anak nyo? Hindi po. Tatlo po sila. Tatlo po silang babae na anak ko kay pastor. Siya po yung pangalawa. Ah, siya. Okay. Pangalawang anak niyo po. At gaano kayo ka-close nung bata, nung anak nyo? Close po kami. Pero may time po siyempre na bilang nanay, napapalo ko siya pag may mali siya. Hindi ko po inaano yung pagiging close namin pagka siya yung may mali. Siyempre okay. po hindi naman po ako konsentidor na nanay. Okay. May time na nag-aaway kami dahil siyempre may katigasan po ang ulo ng anak ko. Inaamin ko yon. Pero hindi ko po tinuturuan na magsinungaling ang anak ko. At hindi ko po siya nakilalang sinungaling. Opo, ma'am. Kailan ko po siyang hindi siya nagsisinungaling, lalo dyan sa sinabi niya sa akin. Okay. Ma'am Elaine, hindi po namin makontakt. Meron pa ba kayo ibang numero? Ay, yung nanay niya po siguro, sir. Okay. Andito po yung number sa cellphone na gamit ko. Okay, sige. Pwede po namin matawagan? Sige po, tignan ko po. Okay. Sige po, mamaya po siguro, ano, ito na po yung result. Dapat, Carol, kanina niyo pa tinawagan. Dapat, pag ganito, few days ago pa to, tuloy-tuloy yung pag-attempt niyo magtawag. What is happening is you wait for me na para mapagsabihan kayo on air. Sir, hindi na po talaga matawagan yun. Sir, nakarapa po namin tinatawag. Okay. Ma'am Jade. Pa. Ayun, hindi talaga. Baka meron pa kaibang number. Kasi nagbanggito kayo ng pangalan ng tao. So natural po sa amin, mga researcher, mga magagaling po itong mga researcher ko, aral na aral po sa akin. O, di ba? Binuhat kong sarili kong bangko. Na kapag may binanggit na pangalan, name drop, dapat yung name drop, tinatawagan namin. Oh, meron kayo name drop na mga tao and we're trying to contact those people. That's how good we are here. We just don't take your word for it. Ika nga, tama ba, Sherry? Oh, aral na aral kayo sa akin, ha?
Tawa si Sherry, oh. Smile na smile. Ngiting tagumpay. So, paano, ma'am? Meron, wala? But anyway, not reachable. And, nung ano, sir, yung huli nating inere po, tinatawagan po natin, pero hindi na po talaga makontak. Okay, pero next time kasi pag ganun, ahali ka ulit dito, Carol? Hindi nga. Dito, punta ka, Carol, dito. Turuan ko kayo the proper way to do researching. I used to be a researcher. Kaya, I walk the talk. Halika dito. Even nung nasa America ako noon, naging researcher ako, accounts receivable, yung mga tao nagtataguna dahil may utang sa pinagtatrabuhan kong doctor's office, natitrace ko hanggang sa nasisingil ko. Now, nung hindi mo natatawagan, huwag ka muna magsalita. Opo. Hindi mo natatawagan itong si Katrina. Dapat binabalik-balikan mo itong si Ma'am Elaine. Ma'am, di namin matawagan. Bigay ka pa isang number. Did you do that? Sir, alam po ni Miss Elaine, inan-patch ko po siya that time na naka-ere. Hindi ma'am, nga, naka-off. Hindi nga, pero naka-off. Hindi wala mo na daw po siyang ibang number. Yun lang po talaga. Hindi mo sinabi na, ma'am, puntahan nyo. Paano ito? Sir, kasi po, i-field reporter naman na po yung kumbaga, may second story tayo. So, pwede naman na continuation sana hindi po yun. Hindi pwede. That's not how we operate here. You know that. Dapat, ma'am, yung pong binigay niyong mga pangalan, yan lang po ang magiging sa inyo. Pwede ba namin matawagan? O kung hindi mo matawagan, ma'am, kinabukasan, ma'am, hindi pa rin. Pwede ma'am, puntahan mo dahil kaibigan mo naman yan. O i-chat mo, ma'am. You have so many days to have done that. Opo. Pasensya na po, sir, kasi marami din tayong ibang hinahawakan na ano. So yan ay nakaano na po kasi, sir, kay Kay. So si Kay po, follow up. So magtutulungan din po kami. Kasi tama. Ang dami rin po namin hawak. Alam ko. Opo. Sino mas marami sa atin? Ako mas marami ang programa. Mas marami kayo, sir. Pero kami naman, sir, hindi po namin nakakalimutan. Okay, so dapat, ang aming trabaho. Ang gagawin mo, opo, utusan mo si Kay. Yes po, nakautos na po yung kay Kay, sir. Okay. Naka-heads up na po yung kay Kay. So bakit hindi ginawa ni Kay? Hindi si Kay po, alam yun, sir, yung akin po ginawa ko na po. Pwede niyan tulungan, utusan si Klein. Yes po. Hindi, lahat po kami tulong-tulong actually po, sir. Well then, kung tulong-tulong yes kayo, po. Bakit kulang? Wala po talaga, sir, kami makakontak. Kasi kahit ipilit po namin ibang number, kung wala na po talaga siyang maibigay, wala na po talaga. Ang ibig ko lang sabihin dito, Carol, kung talagang gugustuhin mo, pwede naman pilitin mo to si Jade. Para kung napilit mo na talaga, sorry, itong si Elaine, yes, then we can use that. Pinilit ka namin Elaine at hindi ka cooperative. At least you could have tried a second date. Na heads up po namin si Kay na sabihan din naman po. Para kung ano po, follow up, kompleto ricados po. Then, pagalitan mo si Kay. Yes po. Pagpasok po dun, sir, pagsasabihan ko na lang po. Very good. Okay po. Ma'am Elaine? Ma'am Elaine? Eto na. Eto na po yung result. Naku mga netizen, magugulat kayo rito sa result. May testigo na? Ma'am Elaine, okay, may nakuha ng... Ma'am Elaine, may testigo na? Ma'am Elaine, bakit di namin makontak yung testigo? Kasi po, ang bahay ko na, sir, medyo maliblib, sir. Malayo po talaga, wala pa siguro ng signal. Hindi, kasi ma'am, next time kasi, kayo mga nanonood dyan at in the future, lalapit sa amin, pag nag-name drop kayo ng tao, make sure na yung niname drop nyo o binabagit nyo sa amin ng mga tao, siguraduhin nyo lang na totoo dahil tumatawag kami. Tulad kanina na lang doon sa poultry farm. Kahit gaano pakataas na tao na yan, kaya namin maabot yan. Basta't may telepono sila. In your case, ma'am, sana, sinabi mo early on, pinapunta natin sa barangay. Di po ba? Opo, sir. Ma'am Jade, kilala niyo ho ba itong si Katrina Marila? Opo. Estudyante po yan ni Elaine. Estudyante po ni Elaine. Opo. Kasi po, testigo na po yun. Sabi po niya. Okay. Ito na, Katrina? Hello po. Katrina, okay. Good, buti na na-contact natin. Ngayon, Katrina, testigo ko raw doon sa isang insidente na kung saan pinagbibintahan itong si Teacher Elaine na kayugyugan yung inyong pastor. Opo, sir. Ano bang nakita mo doon? Wala po, sir. Wala pong nangyari nung gabing yun po, sir. Walang nangyari? Apo. Okay, nandoon ka? Apo. Nagbabasa po ako ng WhatsApp nun, sir, nung oras na po yun. Nagbabasa ka ng? WhatsApp po, sir. Okay.
Nakita mo ba doon yung anak ni Pastor? Apo. Okay. Lahat po ng mga bata doon, sir, tulog na po sila. Okay. And then? Tapos po, ang sumunod po na pumasok noon si Teacher Celine po. Tumabi po siya sa anak niya na si Sander po, sir. Okay. Tapos, after po noon, natulog na din po si Ma'am Elaine po. Tapos, ang natirantan ko na gising po, ako po, si Pastor Bog po, at saka si Pastor Dave po. Anong ginagawa niyong tatlo? Bakit gising kayong tatlo? Ako po, nandun po ako sa kwarto, nagbabasa po akong Wattpad. Tapos okay. Po, si Pastor Dave po, at saka si Pastor Bog po, nagkwakintuan po sila dun sa labas, sa may kusina po. Okay, at nasaan si Ma'am Elaine, si Teacher Elaine? Tulog na po siya, katabi niya po si Sandrine noon, sir. Anak niya, katabi niya? Apo. Ah, okay. Ayan, nakita niyo Carol, oh, nakatawagan si Katrina. Maliwanag, di ba? Magandang pagkakamada ng istorya natin. Ganito, this is how we should do it. This is the way it should have been done in the first place. Kanina, dapat, una pa lang. Good, very clear. Ma'am, ba't kayo napapaiyak, Ma'am Elaine? Ba't kayo naluluha, Ma'am Elaine? Ba't kayo naluha? Kasi po ano, natutuwa lang po. Kahit paano po nalilinawan po yung ano, yung story po. Ma'am, Miss Katrina? Po, sir? Bukod sa'yo, meron pa bang ibang nakita? Wala po. Okay. At matagal ka ng member ng church? Opo. Drummer po ako, sir. Ah, drummer ka? Opo. Ah, okay. Sige. So yan, nagsasabi ka ng katotohanan. Opo, sir. Hindi ka nakausap ni teacher? Hindi po, sir. Kasi ang sinasabi ni Ma'am Jade, ikaw raw estudyante ni teacher, Elaine. Opo, sir. Estudyante niya po ako, written po ako, sir. Okay, pero nagsasabi ka ng totoo? Opo, sir. Nagsasabi po ako ng totoo, sir. Bakit di ka namin makontak noon? Kasi po nung time po na yun, sir, Umuulan po dito. Ah, okay, umuulan. Sige. Signal, okay, ito na, hindi ko nabibitinin. Sandali lang, Miss Katrina. Ma'am Elaine? Po, sir. And Ma'am Jade? Ito yes, pong babasahin po ko sa inyo. Hindi po galing sa Wanted sa radio to. Ito po ay galing sa Truth Verifier. Apo. Kayo po'y willing nagpa-polygraph test pareho at ito na po yung resulta. May mga katunungan po ibinato sa inyo at yan po inanalyze po nung machine at base po sa kanilang ginawang pag-analyze, lumilitaw, Ma'am Elaine, ikaw muna kasi ikaw ang aming complainant. Ikaw ay nagsasabi ng totoo. Thank you, sir. Lord. Ma'am Jade, ayon po sa resulta ng inyo pong polygraph test, kayo po ay naging deceitful. Ako po? Opo, ma'am. Sabi po ng machine, hindi po akin yan. Deceitful daw po kayo. Deceiving po yung inyong mga answers, yung inyong po mga reactions doon sa mga katanungan. Yun po yung base ng machines. Nung machine. Nakakabuti po ulit. Ano pong reaksyon nyo, Ma'am Jade? Hindi ko po alam kung bakit ganun po yung reaction ng, ganun po yung naging result. Pero ako po ay pinaninindigan ko pa rin po kung ano yung sinabi ng anak ko. Opo. Opo. Well, hindi ko kinukontest yan, ma'am. Who am I para sabihin yung bata ay nagsisinungaling. Ang sinasabi ko lang kung ano yung pagbasa ng machine doon po sa mga reaksyon nyo sa mga katanungan na ibinato po ng technician at binasa po yung inyong reaksyon ng kasagutan. However, ito pong si Elaine ay may testigo rin, si Teacher Elaine, may testigo rin siya nagsasabing it didn't happen. Ma'am Elaine, anong reaksyon nyo, Ma'am Elaine? Sobrang saya ko, sir. Nagpapasalamat po talaga ako na lumabas po yung totoo, sir. Na kahit pa paano, sir, ayan, nalilinawan, hindi lang dahil sa machine, kundi dahil nakausap niya na rin po yung machine, sir.
Okay. Ma'am Elaine, since sinabi po ng polygraph test, kayo po yung nagsabi ng totoo, all out support po ako sa inyo. Ano pong gusto niyo mangyari? Thank you so much po sa inyo lahat. Tumutap po kami. All out support po ako sa inyo, ma'am. Kung ano pong gusto niyo mangyari, nasa likod niyo po ako. Anong gusto niyo pong mangyari, ma'am? Ngayon, ma'am Elaine. Gusto ko po yung case. So, magsasampa kayo ng kaso ang cyber libel. At meron naman kayo ebidensya dyan, di po ba? Opo. Done. Ma'am, Jade, I'm so sorry. I have to help Miss Elaine. Yun ang patakaran ko rito. Ipinasa niya yung lie detector exam. Napasa niya. Then, all out support po ako sa kanya. 101% come what may. Meron kayong mensahe kay Ma'am Elaine, Ma'am Jade? Ako po ay naninindigan lang din doon sa sinabi ng anak ko. Kasi ako hindi naman yung... Ako ang unang sinabihan yan eh. Ang unang kong sinabihan ng bata ay tita ni Pastor, si Auntie Shelly Igalia. Wala pa po ako dito sa Santa Cruz nung time po na yan. Nasa Manila pa po ako. Nasabi na po ng bata doon sa tita ni Pastor. Maliban po doon, nasabi na po ni Auntie Shelly Igalia doon sa mga sa tatlong adult na nasa church. Si Opo. Kuya Chad Echepare, si Ate Judy Ann Echepare, mag-asawa po yan. Pati po kay Pastor Scott Maynard Gutierrez. Nasabi Opo. Ma'am, appreciate that. Nasabi na nga po nung inyong anak kung kani-kanino. However, Opo. Meron ding testigo at that time na naroroon. Ito na nga si Miss Katrina, na isang minor din at drummer, churchmate, na nagsasabing it didn't happen. Yung sinasabi ng anak ninyo, hindi nangyari. Tama ba ako, Katrina? Katrina, ang tanong ko ngayon sa iyo. Okay, this is a hard question. You can answer it or you cannot. If you choose not to answer, then it's okay. Bakit nagsasalita ng ganito itong anak ni Pastor? Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po alam kung anong naisip nila na kung bakit po nila nasabi yung mga yun, sir. Basta po nung gabi yun, sir, wala po talaga nangyari, sir. Okay. So, hindi mo alam ang dahilan kung bakit nagsasalita ang ganito yung bata. Kasi narinig mo naman sinabi ng nanay ng bata na marami nang pinagsabihan kung sino-sino mga kamag-anak. Hindi mo alam reason ba't ginawa ng bata to? Hindi ko po alam, sir. Okay. Well, then, may testigo si Mama Jade, yung kanyang anak. May testigo rin si Elaine, itong drummer. Pareho sila nandun at that time. Pero nakita mo yung, isa na lang, Katrina, nandun yung bata at that time, nakita mo. Itong si Neneng. Katrina? Naputol ata. Tawagan ulit si Katrina. Naputol. Isang tanong na lamang. Ma'am Elaine, nandun yung bata at that time, nakita mo? Opo, sir. Pumasok po ako sa nakahigana po silang tatlo. Nandun yung bata? Nasaan yung bata noon at that time? Sino kasama? Yung ate niya po, yung kapatid niya, tsaka po siya, sir. Ah, okay. Ate niya, kapatid niya, tsaka siya. At ikaw naman kasama mo, anak mo mismo. Katrina, isang tanong na naman, Katrina. Katrina? Yes, po, sir. Okay. Yung bata, nakita mo nandoon at that time? Opo, tulad na sila pong magkakapatid. Tulog na po. Tulog na sila magkakapatid at that time. Ikaw gising pa kasi nagwa-Wattpad ka. Apo, sir. Ah, okay. And then, itong si Ma'am Elaine, tulog na rin pero katabi niya yung kanyang anak. Apo, sir. Okay, sige. Katrina, maraming salamat. Ingat ka palagi. Magandang hapon sa iyo, Madam Katrina. Sir, po. At Madam Jade? Po. Pasensya na po. Tutulungan po namin tong si Ma'am Elaine. Okay po, sir. Magandang hapon po, Madam Elaine. Magandang hapon, sir. Tutulungan po namin kayo. Huwag niyo po ibabaw ang telepono. Umpisa na po natin yung kaso na pwede niyo ma-file. Paki-ipon lang po yung mga ebidensya na hawak niyo. Although meron kaming kopya, baka meron pa kayong karagdag na ebidensya na maipresenta natin sa piskalya para mapabilis po yung pag-usod ng kaso. Okay? Opo, sir. Maraming salamat, sir, sa inyo po. Ingat po kayo palagi, Teacher Elaine at Madam Jade. Magandang hapon. Good luck po sa inyo, Madam Jade. Okay? Okay po.
Thank you po.